Baka agree. Isang malungkot na hapon, mga nasaksihan natin dito na gumuho ang bahay ng mga kapwa nating magkakalamansi na mamimita sila ng kalamansi. Kung mapapansin nga ninyo, ando sa iba yung ilog ko. Dito kasi, nandito ako ngayon sa dulo ng kalamansihan ko na nirentahan. At dito, tayo lang, tapat na mga gumuhong bahay dito sa gilid ng ilog. Mga bahay po ng kapwa natin ka-agree na mamimitas ng kalamansi. Ito, nasa limang bahay yata o hanggang anim na bahay yata itong natibag na to. At talagang sira-sira na dahil dun sa patuloy na pag-uulan na halos ang limang umulan. At walang lubay, walang sigil. Yun, lumambot ang lupa, gumuho, ang ganyan. Ito kasi mga ka-agree. Riprap ito, pati yung riprap na yan, wala na, natibag na yan. Yun, nasama na nga yung mga bahay ng mga ka-agri natin na mga units ng kalamansin. Kanina, nag-gagawa nga ako ng mga hagdan ko ng kalamansin. Hanggang may narinig na lang ako ng kumakalabog. Hindi ko naman pinansin kasi nga makakala ko mga nag-gagawa ng bahay dyan. Pero mamaya-maya lang, binalita na nga ng mga kapitbahay ko dito sa Hain, sa kalamansihan ko dito, na meron nga doon natibag na bahay dito sa Ibayo. Sa Ibayong ilog namin na katapat lang namin. Kaya pinuntahan ko, ito na nga. At ang balita ko nga, malimitas daw po ng kalamansi ito. At kanina umaga, namimitas sila kanina umaga ng kalamansi. At ang sabi nga ng mga tao dito, pag hindi nang mamimitas, wala na silang bahay. Ito na nga mga kaagri, nakakalungkot na sinapit ng ating mga kaagri na mamimitas lang sila ng kalamansi. Pinuntar nila ito sa pamimitas ng kalamansi. At wala na, na parang bula. Isang iglap lang, mga kaagri. Kasi mga ka-agri, itong ilog dyan, itong tapat nila mismo, yung mismo nila kapay ng bahay nila, para siko ito ng ilog. Kumbaga yung agos, medyo tumasap, medyo tumatama-tama sa kanila yung agos dun sa paliko. Medyo paliko ng konti ito kasi tapat ng bahay nila, kaya siguro yun. Sa lakas ng agos at lakas na nga ng dating ng tubig dito dahil nga sa patuloy na pag-uulan, ayan nga ang mangyari mga ka-agri. Lumampot ang lupa, natibag, ang riprap, kasama na nga natibag pati mga bahay ng mga ka-agri natin na mga nanimitas ng kalamansi. Nakakalungkot lang na ito, nasaksihan natin ito. At hindi nila alam ngayon kung paano sila magsisimula sa ano nila ngayon. Sa nangyari sa kanila, kasi nanimitas lang kasi sila ng kalamansi mga ka-agri. Pinaghirapan nga rin nila itong pundar ng bahay nila na to, mga bahay na bato pa to, kung mapapansin mo mga kaagri, itong nasa ibayo natin ng natibag na to, mga bato, pader, mga kaagri, yung kasamang natibag ng lupa na pati mga bahay nila, ayan na nga ito nga mga kaagri, at ako dito yung natibag na bahay na to, nasa lima siguro, mga limang bahay ito ng mga mamimitas ng kalamansi. Hindi ko lang alam mga ka-agri kung lahat na to namimitas ng kalamansi. Pero sabi nga dito kanina yung balita na namimitas ng kalamansi yung mga may bahay dito. Nakakalungkot na. Nag-aagas buhay lang sila na siyempre alam naman natin na ang pamimitas ng kalamansi ay hindi naman ganun kalaki ang pinipitan na ito mga ka-agri. Gumuho ng mga bahay dito sa may San Leonardo, Nueva Ecija. Kasi kapwa natin yung kakalamansi ito mga ka-agri. Huwag naman natin ang hirap sa pag-paparming, kalamansi farming. At yun nga, yung pamimitas lang ng kalamansi mga ka-agri. Hindi naman ganun kalaki talaga ang kinikita dito. At yun nga, natipagan pa sila ng mga bahay dito. At medyo mambo na, uwi na kami mga ka-agri.